So, shall we start? Good evening. Good evening, sir. Hindi ko nabili kasi I just arrived from office. Tapos, nag-set up ako. So, ayun. Medyo na-delay ng konti. Okay, class. This is supposedly, I thought kasi na hindi na akong mag-handle nito kasi medyo natagalan itong pag-start ng klase natin. But, last week, Wednesday yata, first day, kay Teddy informed me na ako na talaga daw mag-handle. So, ayun, tinanggap ko na. Kawawa naman kayo. But anyway, nandito na lang tayo. So, umpisa na lang natin. Ang course po natin ay isang, about income tax, no? Income and business taxation. Tama ba? Income taxation or business taxation? Income taxation. Okay? Income taxation. So, ito yung outline natin. Medyo bilis-bilisan lang natin kasi we are behind the timeline. So, ito yung outline natin. We'll try to complete up to purpose of taxation or maybe characteristics of taxation. Titingnan natin pag matapos ba natin. But anyway, meron tayong dalawang session. So, next meeting by Thursday, i-continue pa rin natin ang discussion. So, ito yung outline natin. And then, pagkatapos ng session, malalaman natin kung ano yung taxation, bakit kailangan ng taxation, and of course, we will be able to understand what is taxation, really. Okay? So, this is our outline. This will be our objective. So, ayun. By history, itong taxation kasi, by history, it is called being inherent to the sovereignty or to the sovereign, inherent siya. Being inherent, meron tayong tinatawag na power of taxation. So, there are twofold yung power of taxation. Una, meron siyang tinatawag na inherent power, and the second one is the legislative power. So inherent kasi it is literally impossible for the state to run its affairs without taxes. So talking of taxes, ito yung tinatawag nating revenue or fund or pera na kailangan kukolektahin ng gobyerno. So inherent kasi kailangan talaga ng gobyerno, no? The government really needs revenue or fund through taxes that is being paid by the people in order for the government to sustain its multifarious activities, expenses, no, and projects. Ano ba talaga itong inherent? The existence and operations of the government is dependent primarily from the revenues and charges. So, sir, itong inherent, parang if there is a country, kakambal na niya yung taxes. So, pag meron tayong bansa, kailangan talaga merong taxes. Bakit? Pag walang taxes, the country will become in chaos and of course, there will be trouble. Magkakagulo. Bakit? Hahanap kasi ang tao ng servisyo ng gobyerno. Eh ngayon, the government don't have enough fund or wala talagang pundo kasi walang mangungulikta ng buwis. So, syempre, walang maibigay na servisyo yung gobyerno to the people. And who is this people? The people are the sovereign. The people is the ones who are supreme and unlimited siya. Bakit? Because the people are the ones who elected those government officials in order for those government officials to serve the country. So, ang tao ang nagiging sovereign. So, ibig sabihin, kapag ka may bansa, inherently, kailangan meron ding taxes. At paano kukulektahan yung taxes, kailangan meron siyang taxes or tax laws na tinatawag nating taxation. Okay? So, legislative in power because it involves promulgation and implementation of rules. So, balikan natin. Taxation is different from taxes. Taxation are set of rules while taxes are money being paid by the people. Okay? Money being remitted by the people in order for the government, being collected by the government from the people in order for the government to sustain the needs of the people. Ayan, to sustain the needs of the sovereign. So, kaya meron silang dalawang powers, inherent and legislative powers. Okay. So, what is taxation?
according to Tuli, kita nyo ba ng presentation? Yes, sir. According to Tuli, taxation is a set, is an act of levying tax. Ibig sabihin, yung taxation being a set of rules or set of laws ay ini-impose para makolekta yung buwis, tax. Okay? The set of rules are being implemented or imposed to the people in order for the people to pay taxes. So, levying pala, itong levying is, in other terms, ang synonyms niya, parang implementing and imposing taxes. No? So, the process or means by which the sovereign or lawmaking body raises income to defray the necessary expenses of the government. So, yung first definition ng taxation. So, balikan natin. Sino ba yung sovereign? Sovereign is the one who is possessing supreme or ultimate power. So, in modern democracies, the people's will is, in theory, the sovereign. So, the people's will is, in theory, siya yung nagiging sovereign. Okay? So, tayo mga tao. So, it's lawmaking body. So, itong lawmaking body, ito yung mga taong nasa Kongreso at sa Senado. Okay? Tama? So, they're the ones who are making tax laws. They're the ones who are making rules and regulations in order to be implemented and to be imposed to the people for the people to pay taxes, for the government to collect taxes from the people. So, sila yung gumagawa ng batas. Anong purpose? To raise income. Para kumuha ng income, pundo, revenue. Okay? Para sa gobyerno, to defray the necessary expenses of the government. Ibig sabihin, to defray is to sustain, to provide, to supplement the necessary expenses of the government. Ano naman tong necessary expenses? Ito yung mga plans, projects, and programs, activities ng gobyerno. So, ano tong mga projects? For example, building infrastructure program, building of hospitals, schools, di ba? Roads and bridges. Mga kalsada, sir. Yes, road and bridges. And airports, for example. Tapos yung mga, salary ng mga government officials, no? Yung mga pangangailangan ng Armed Forces of the Philippines, pangangailangan ng mga tao, socio and economic development ng gobyerno. Kailangan ng gobyerno ng pera to sustain the multifarious projects and programs. So, saan kukuha? Doon sa buwis. Sino magbabayad? Ang mga tao. Yun. So, raise income to defray the necessary expenses of the government. Another example, definition, according to Coley, it is merely a way of apportioning the cost of the government among those who in some measures are privileged to enjoy its benefits and therefore must bear its burden. So, maganda to. Kasi parang apportioning, parang ina-assign na ng gobyerno sa mga tao kung magkano ba yung dapat bayaran. Ina-assign na ng gobyerno sa mga government agencies or collecting government agencies kung magkano yung dapat nilang kukulitahin buwis from the people. Okay? So, yun. Apportioning parang dividing or assigning or allocating amounts to be collected from the people. Ganyan. So, sino naman tong privilege to enjoy its benefits? So, nauna tong privilege kaysa burdens. Now, unahin natin ang burdens. Sino bang nagbe-bear ng burdens? Sino bang nagbe-burden sa pagbabayad ng buwis? Diba tayo? Mga tao. Those who are gaining an income. Sila yung nagbe-burden sa pagbabayad ng buwis. Siyempre, yung bata pa, wala pang income, hindi naman yung nagbabayad ng buwis. Pero si nanay o si tatay, si ate at si kuya, na meron ng mga trabaho or merong negosyo, they're the ones paying the taxes. Okay? So, ngayon, while they're paying the taxes, they bear the burdens in paying taxes. Pero ngayon, sino naman ang merong privilege to enjoy the benefits? Ibabalik yun sa kanila. Ibabalik yun sa atin. Although tayo ang nagbabayad ng buwis in a little way, pero ibabalik yun sa atin. Indirectly, di natin alam. Pero, for example, ito. Nagbabayad ako ng buwis for the whole year. Nagbabayad ako ng mga about 20,000 pesos. E ngayon, nagkasakit ako. COVID. Example lang yun, ha? Okay. COVID, for example. Yung tao na COVID. Ngayon, napunta sa hospital sa Caraga. O di na-admit doon. Magkano bang nagbabayaran ng pasyente? O konti lang. Bakit? Sina-charge yun sa PhilHealth. Sina-charge sila sa, sa yung gobyerno kasi nag-subsidize. Okay? So, paglabas ng pasyente, wala siyang binayaran kasi charge sa PhilHealth. And the government is subsidizing. Okay? So, wala siyang binayaran. Pero nandun siya sa public na hospital. So, sino bang gumawa ng public hospital? Di ba gobyerno natin? So, saan kinuha yung pirang ginawa sa public hospital? Di ba galing sa atin? Tayong nagbabayad. So, yan ang tinatawag na
privilege to enjoy its benefits, yung mga tao, at yung nag-reverse sa, nag-shoulder sa burden, yung mga tao rin. So, ibig sabihin, nagbibigay ako ng buwis, pero bibigyan naman ako ng protection ng gobyerno. Bibigay naman ako ng, the government is going to provide me safety, protection, and welfare. Yun ang nangyayari. So, give and take. Meron siyang reciprocal duties between the people and the government. Okay? Now, okay. Kanina, what is taxation? Dito naman, purpose of taxation. Ano pala purpose ng taxation? Actually, yung taxation, it is a tool. No? It is a tool to carry out the national objective of social and economic development as one of the purpose. No? Aside from other primary purpose na protection for the country or for its constituents, pero itong social and economic development medyo nabibigyan din ng diin or pansin kasi doon kumukuha ng medyo malaki-laking taxes yung for the economy. Kaya nabibigyan ng pansin. So, number one, it serves as device to encourage the growth of certain activities by way of giving exemptions to strengthening economic enterprises. So, based on economic development or economic status, there is a so-called anemic enterprise. Itong anemic enterprise, ito yung parang yung mga negosyo natin na medyo nagkakaroon ng problema or bumababa or bumabagsak. Okay? Kaya anong ginagawa ng gobyerno? The government is providing exemptions through mga tax amnesty. For example, meron akong negosyo ngayon as a gasoline station operator, owner. Ngayon, yung negosyo ko medyo bumaba ang kita. Bakit? Medyo lesser naman yung mga customers. So, pag lesser ang customers kasi merong pandemic, for example, lesser ang customer kasi merong pandemic, oh, syempre, bababa yung kita ko. Ngayon, meron akong babayaran na tax. So, possibly, my tax is a bit higher kasi nagiging delinquente na ako. So, delinquente meaning I wasn't able to pay my tax for how many years? Okay? Ngayon, hindi ko talaga mabayaran ngayon kasi may pandemic. Maliit ang kukunti pang kita ko. Now, what the president is doing was to provide amnesty. No? To provide amnesty in order for the delinquent taxpayers to pay their delinquencies. Ibig sabihin, hindi kasi ako nakabayad, yung gobyerno natin nagbigay ng amnesty sa akin para makabayad ako, kahit konti. At least kahit konti, the government can collect taxes from me, even on a lesser value. Yun ang tinatawag na amnesty. So instead of 100% na dapat bayaran kong tax na delinquente ko, eh pinapagbayad na lang ako ng 40% o I save 60%. Example, supposedly, I don't know if you are familiar with this, that ABS-CBN is supposedly paying a delinquent account of tax for about a billion. However, because the ABS-CBN is availing taxes, I mean amnesty, ABS-CBN only paid about 156 million. See, instead of billion, they paid million. So, malaking savings yan. So, ibig sabihin, natulungan ang ABS-CBN na makabayad lang ng tax. Pinapababa lang para makabayad sila. That is amnesty. That is exemption. Okay? And then, local industries may be protected against foreign competition. Itong ginawa ng gobyerno is to discourage the use of certain products by way of imposing heavier charges, like those incentive taxes imposed upon tobacco or mga tobacco products. Okay, ito, sin tax. Malaki talaga ang rate ng sin tax, no? Pinapataw dun sa tobacco, no? Para anong purpose? Kasi kapag meron tayong importation of tobacco, tapos mura lang kasi galing sa ibang bansa, mura. Nagiging mahal yan kasi pinapatungan yan ng malaking halagang taxes or malaking tax rate ang pinapatong. So, ang mangyari, the importer will going to add up or to add on the taxes to the price of tobacco. So, ngayon, pag dating sa market, talagang mataas ang presyo ng tobacco. So, umabot na yung isang pakete ng 50 or 60 pesos retail. E, samantalang kung local, medyo mura lang kung local made. So, another example is those products or goods being imported from other countries na binibigyan ng malaking taxes pa rin. Excise tax, pinapatong doon. Value added tax, pinapatong doon sa goods. So, pagdating sa market, mas higher ang price pa rin ng goods compared to the local products. Example, sapatos. Meron kang imported na sapatos. The price is 10,000. Meron naman tayong local made na sapatos. The price is only 2,000. So, which is
malaki ang diferensya. Bakit 10,000 itong sa kabila? Kasi it is imported. So meron ng value added tax, meron ng excise tax na itinatong. So malaki talaga ang presyo. Ngayon, kung ako ang importer, mafe-feel ko talaga na ay hindi to mag ano, hindi to mabenta sa market kasi yung mga tao lesser ang buy purchasing ano capability. Diba? Kuhan nyo ba yung logic? Lesser ang purchasing capability. So mayayari, doon sila talaga bibili sa mura. So paano itong sa akin? Kasi mahal. So ayoko nang mag-import. Dito na lang ako sa local products bibili. Mag-aangkat ako dito sa local products. Anyway, the difference is only the price. Pero ang durability ng product o ng goods, magkapareha lang. O yung sapatos natin sa Marikina, ini-export natin doon. Pagdating dito, may trademark na. Trade name na, Adidas o Nike, ganyan. So may trade name na or trademark plus taxes, lalong nagmahal yung presyo. Samantalang dito sa Pilipinas, Marikina galing, doon tayo angkat, ibibinta natin, o di mas mura, di ba? That is how the government protects the economy, the local industry, no? Pinapatungan ng malaking taxes yung mga imported goods. Pero yung mga local goods, kukunti lang, maliit lang ang tax na pinapatong doon. Number 3, reduce inequalities in wealth and income by imposing progressively higher tax rates in the case of state and income tax. So, take note that our country is adopting a progressive tax rate, particularly in income tax. So, progressive ang rate niya. It starts with 20% going to 35%. Samantalang, yung iba naman, anyway, sa income tax, tayo ang pinaka mataas na rate. Wait a minute. Okay, so reduce inequality. I will be discussing about income tax rate. Itong income tax rate is progressive yung rate niya from 20 to 35. Okay, so example, I am an employee. Meron tayong tatlong employee, no? Tatlo. The first employee having an annual income of about 200,000. Annual income, okay? The second employee is having an income of about 350,000. And the third employee is having an annual income of 500,000. Ngayon, meron tayong tinatawag na train law, which was implemented last December 19, 2017. Ito yung proyekto, unang proyekto talaga ni Presidente Duterte na binibigyan niya ng advantage or benepisyo yung mga maliliit na mga yung may maliliit na income. So according to train law, meron siyang tinatawag na 250,000 na threshold kung saan if your income is not more than 250,000 a year, wala kang babayaran na income tax. Okay? Ngayon, ang sa example natin, meron tayong tatlo. The other one is 200, the other one is 350, and the other one is 500,000. Ngayon, sino sa tatlo ang exempted sa pagbabayad ng income tax? Di ba yung employee number 1? Tama? Tama ba? Employee number 1, 200,000 lang yung income niya. And then according to train law, if you have an income of 250 and below, ay wala kang babayaran ng income tax. Now, how about the second employee? The second employee is having an income of 350,000. So, i-deduct natin doon yung 250,000 na threshold. So, the net taxable income, yung net taxable income niya is 100,000 na lang. Diba? So, the third employee, meron siyang 500,000. I-less natin yung 250,000 na threshold. Meron siyang net taxable income na 250,000. So, magkaiba sila ng net taxable income. The other one, the second one is 100. The third one is 250. Ngayon, according to train law, if your taxable income is not more than, is more than 250,000 but not more than 400,000, ay 20% lang ang babayaran mo. Now, if more than 400,000 but not more than 800,000, 25% income tax ang babayaran mo. So, 25% ang rate. Ngayon, yung dalawa is under 20% rate, di ba? Tama? Kasi hindi yung taxable income nila, hindi lumampas ng 400,000. Tama? Yes, tama? Sir. Yes, sir. Ngayon, kasi itong employee, the second employee is having a net taxable income of 100,000. Magkano bang 20%?
The other one is having a 250,000. Magkano bang 20%? So ibig sabihin, magkaiba sila ng babayaran ng buwis. Tama? They will going to pay different amount of taxes to the government. Kasi mas malaki yung isa, mas maliit naman itong isa. Tama? Although they are using the same tax rate, but they will going to pay in different amount based on the taxpayer's ability to pay. Ibig sabihin, kung magkano lang yung kayang mabayaran ng tao based sa kanyang income. Intindihan? Yes, sir. Am I clear? So, ibig sabihin, si employee B, the second employee will pay 20% out of 100,000 and the second one is 20% out of 250,000. So, malaki talaga yung kay third employee ng babayaran. Although, the same lang yung tax. So, yan ang tinatawag na reduce inequalities, okay, in wealth. Hindi, it is the ability of the taxpayer to pay tax according to their income. The more income, the higher income you have or you earn, the bigger tax you're going to pay. Yun ang nangyayari. Bakit? Progressive ang tax rate natin. Am I clear? Naintindihan ba? Hello? Yes, sir. Okay. So, number four, prevent or reduce inflation. So, medyo, ano to? Klaro naman to. Prevent or reduce inflation by imposing, by increasing taxes or to expand business during periods of slump by decreasing taxes. So, anong ibig sabihin ng inflation? Ibig sabihin, general increase of prices. Tama? General increase of prices, tapos yung purchasing value ng tao or ng pera natin ay medyo mababa. Correct? So, during inflation, anong ginagawa ng gobyerno? Ini-increase niya yung taxes. Pero hindi naman lahat ng taxes ini-increase. Meron siya mga specific taxes on specific goods or products, no, na pinapataas niya. Like for example, itong value-added tax. Before, the rate of the value-added tax is 10%. Pero ngayon, nagiging 12% na on specific products. Meron siya mga specific products. Depende sa meron kasing threshold. So, pagka lumapas ka sa threshold, so magiging value-added tax ang classification ng isang business. So, magkano naman yung threshold? 3 million. Kapag ka lumapas ka ng 3 million, ay magiging magiging value-added tax sa payer ka na, ang classification mo. However, if below 3 million, 3 million and below, below 3 million, non-value-added tax payer ka lang. So, ibig sabihin, ang mabayaran mong business tax is 3%. Compared to value-added tax payer classification, ang babayaran mong business tax is 12%. Diba? Magkaiba yung rate. So, ibig sabihin, kung maliit lang talaga yung business mo, hindi ka umabot sa threshold na 3 million, ay 3% lang yung babayaran mo. Kapag ka-bat ka na, 3 million at lumampas ka pa, 12% yung babayaran mong business tax. So, yun ang tinatawag na example din yan ng reduced inequalities. Pero, that is another one example of the inflation. Pinapataas yung tax rate kasi medyo meron tayong inflation. Anyway, wala yatang nangyari na merong nagkaroon ng inflation na yung itinaas na tax rate ay binalik sa baba. Wala akong na-remember dun. So parang pag tumaas na yung tax rate, yun na yun. Hindi na bumaba. Hindi na binalik sa dati. So with regards to value added tax, dati is 10%, ngayon 12%, hindi na bumalik sa 10%. Okay? Slump naman, downturn, no? Sudden or severe or prolonged fall in the price, value, or amount of something. So, medyo bumaba yung mga prices ng mga bilihin. Bakit? For example, merong pandemyang dumating sa atin with regards to yung sa mga baboy. Diba? Alam niyo yan? So, yung presyo ng baboy medyo bumaba. Bakit? Merong pandemya. Meron siyang tinatawag na yung disease na yun. So, yun ang nangyari. In order for the government to sustain the slump, anong ginagawa ng gobyerno? Diba nag-subsidize yung gobyerno? Nagbibigay siya ng subsidy doon sa mga hog raiser. Ayun, tama? May naobserbahan kayo dyan? Nagbibigay ng subsidy ang gobyerno doon sa hog raiser para naman makabawi sila o kaya makasustain sila sa kanilang negosyo, hog raising business. So yun ang example ng to carry out the national objective of social and economic development and taxation as a tool. Any questions? You can ask questions or clarification. So, kanina,
we learn what is taxation, tapos nalaman din natin kung ano ang purpose ng taxation. Ngayon, we're going to know the characteristics of taxation. Taxes. Now, take note that taxes is different from taxation. Again, babalikan natin yan. Taxation is a set of rules, laws, or regulations. Samantala itong taxes is, ano? Money. Yan. Money siya. So, according to definition, tax is defined as the lifeblood of the government. Lifeblood of the government. Ibig sabihin, lifeblood, dugo. Diba? Dugo ng gobyerno. Meron tinatawag namin na the blood and butter of the government. Huh? Kung wala kasing taxes, balikan natin, kung walang taxes, wala talagang mangyayari sa gobyerno. Magugulo lang. Okay. Ngayon, tax is defined as the lifeblood of the government. Another definition of tax is an enforced proportional contribution levied by the lawmaking body of the state by virtue of its sovereignty upon the person or property within its jurisdiction to raise revenue to support the indispensable and all the necessary expenses of the government. So, balikan natin yung support, the indispensable and all necessary expenses of the government. Yun talaga yung purpose. Okay? So, isa-isahin natin itong definition na to. Una, enforced contribution. Bakit enforced contribution? Enforced kasi meron siyang batas siya. Okay? It is a law. Okay? Taxes is enforced because there is a law called taxation law. So, kapag mayroong batas, we are mandated to pay our taxes. So, enforced ang ibig sabihin niyan. We are mandated. So, magbabayad talaga tayo. If we earn an income, we are going to pay our tax. As long as it is more than the specified exemption. No? 250,000 yun. So, take note. Enforced contribution. Taxes is an enforced contribution because there is a law mandating that we will going to pay taxes. Next, proportional contribution. Proportional. Anong ibig sabihin ng proportional? Proportional or proportionate in character because the payment of taxes is based on the ability of the taxpayer to pay. So, yun, na nagawa natin ng example ganina. That the higher the income, the bigger the amount of tax to be paid. So, proportional siya. Kung magkano lang yung kinikita ko, kapag lumampas sa threshold na 250,000, magkano yun exists, meron tayong tax rate na gagamitin. So, the ability of the taxpayer to pay. Doon nakabase. The more we earn an income, the higher we have an income, we're going to pay. Proportional siya or proportionate. Levied by the lawmaking body means that the law must be enacted first by the Congress before assessment and collection may be implemented. So, dapat mayroong batas muna bago tayo makaka-kolekta. Sino naman ang gumagawa ng batas? Yung mga mambabatas, siyempre. The lawmaking body. Sila yung gumawa ng batas. Sila yung gumawa ng tax laws in order to be implemented and to be collected. So, take note. We cannot collect taxes without laws. Hindi tayo makaka-kolekta ng buwis kung walang batas. Okay? And now, because we have this taxation law, meron tayong Bible dyan, National Internal Revenue Code. Meron ding local, no? Local, para sa local government unit, meron din sila. Pero yung sa local government unit, ay pattern dyan sa National Internal Revenue Code. Ngayon, yung National Internal Revenue Code, na-amend na, some or portion of those laws are being amended. Yan ang tinatawag natin ngayon na train law. Tax, ano bang train law? Acceleration and inclusion. Kindly research train law. Ano ba yung train? I-google na natin. Nalimutan ko. Train law. Tax reform. Yan. Tax reform. Tax reform, reconciliation, and inclusion. Tama? Tax reform, reconciliation, and inclusion. Which was approved by the President, by President Duterte last December 19 yata, 2017. 2017, tama? Okay. So, yun ang bago. So, yun yung amendment ng ating National Internal Revenue Code. May mga bagong mga batas doon, may mga bagong mga rates, may mga bagong mga amounts na proportionate doon sa mga taxes, rates of taxes. So, again, taxes is levied by the lawmaking body. Ang pangungulikta ng taxes is being implemented by the lawmaking body. So, kailangan mayroong batas. Kung walang batas, di pwede mangulikta. So, we have an existing law.
Number four, levied by the states which has jurisdiction or control over the subject to be taxed. So, siyempre, implement talaga ng bansa natin doon sa mga tao, bagay, okay, person, properties, transactions, which the government has jurisdiction or control over that particular subject matter. No? So, example, si Pacquiao, for example. Si Manny Pacquiao is having an income outside the Philippines, in Los Angeles, from his boxing profession. Ang tanong, can the government tax Manny Pacquiao for that income? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Of course, yes. Bakit? Because Manny Pacquiao is a Filipino citizen. Tama? And according to the tax law, as a Filipino citizen, you are obliged to pay taxes in the Philippines. Even if you're earning an income within and without, or inside and outside of the Philippines, but still, you will going to pay your taxes in the Philippines. That is because the country, the Philippines, is having jurisdiction and control over you. Yun ang nangyayari kay Manny. Okay? Naintindihan? Property, for example. I have a property. But being a Filipino, balikan natin si Manny Pacquiao pa rin. Si Manny Pacquiao is having a property in Hollywood. Okay? Meron siyang mansion na sa Hollywood. Later on, ibininta ni Manny Pacquiao yung mansion niya dun sa Hollywood. How about the proceeds of that mansion? Matax ba yan ng gobyerno natin? Yes or no? No. Kasi yung property nasa Hollywood, nasa saan ba yan? USA. So, the transaction is in USA. Yung property nasa USA. Ang tanong, naibinta na ni Manny Pacquiao, yun bang proceed ng pagbibinta niya ay pwede bang i-tax ng gobyerno ng Pilipinas? Yes or no? Yes. Yes. Yes, siguro, sir. Kay, yes, siguro. Mark. Yes, of course. Yes, kaya gibaligya naman, sir. Okay, yes, Roman. Tama. Kaya gibaligya naman yan. And then, yung proceeds, yung bayad ng bumili, siyempre, income yan ni Manny, di ba? Yes, sir. So, pag naging income na niya, siyempre, may jurisdiction na yung Pilipinas dun. Can you still remember, mayroong mga tao na may mga properties abroad na nagkaroon ng pagkakasala dito sa Pilipinas tapos pinifreeze, diba? Pinifreeze nila yung properties ng tao dun at sa ibang bansa. Marcos, for example. Diba? Diba, like hold, sir, hold. Yes, hold. Why? Because the Philippines is still having jurisdiction of that particular property. So may pera dun si Marcos. Pera is a property ng Pilipinas pa rin kasi presidente siya dati. And that is under his name. Or under the name of the government, maybe. Depende. Hindi naman na-prove yan. So, pero the government has the jurisdiction to freeze. So, na-freeze hanggang ngayon. Tama? So, yun ang ibig sabihin ng the state which has jurisdiction or control over the subject to be taxed. No? Another example, characteristic of tax. Levied on the person's property, acts, privileges, or transactions. Yun, na-example na natin yan. Nabigyan na natin example. Yung kay Manny, saka yung kay Marcos. Property, yung income niya doon from boxing, yung property ng tao, okay? Yung transaction na nagbinta ng anong tao dyan, property doon sa ibang bansa, yan. Number 6 is to raise revenue, and number 7 is levied for public purpose. So, talagang the characteristic of tax as being implemented through taxation system is to raise revenue para mangulikta talaga ng pundo ang gobyerno, magkaroon ng pundo. And then, anong purpose? For public. Okay? Implemented or imposed for public purpose. Pang publiko, hindi pang private purpose. Sir, paano naman? Si Mayor, nagbigay ng donation si Mayor doon sa isang chapel, for example, isang religious organization. Nagbigay siya ng donation 100,000 from his pocket. Okay? From his pocket. Bigay siya kagad. Kasi, siyempre, mayor. Diba? So, bigay siya kagad ng pera doon. 100,000 pesos. Outright. Nang mag-solicit yung officers ng religious organization. Kasi, meron silang activity. Siguro, mag-fiesta. Mag-fiesta sila. So, gagamitin lang yung 100,000. So, nag-solicit kay mayor. Si mayor naman, na mabait, nag-donate siya ng 100,000. Now, pag-uwi ni mayor sa kanyang opisina, sa munisipyo, o sa city hall, tinawag na yung accountant. Okay, bring the accountant, the budget officer, and the treasurers here in my office kasi kailangan ma-reimburse yung perang i-donate ko dun sa religious organization. So, doon may meron siyang reimbursement. So, yung 100,000, nag-reimburse yung
City Hall sa kanya, sa mayor. So, ano ngayon ang nangyayari? Is it personal money of the mayor or it is already a public fund being given to the religious organization? Public fund, sir. Public fund, na. Bakit? Pinapareimburse kasi ng mayor. Okay lang kung hindi pinapareimburse ng mayor, so pira niya yun. Personal. Diba? Yes. Pero nagpapareimburse siya, aba, di pira na yun ng kabahan ng bayan, ng city. O di nagiging public fund na yun. Dinonate niya dun sa private activities, which is illegal. So, public fund should be used in public purpose. Yun ang tama. So, yun ang dapat nating bantayan. Kasi minsan, nangyayari ang mga ganyan. Okay. Theory and basis of taxation. The theory of taxation is... The theory of taxation is... Number one, power of taxation proceeds upon the theory that the existence of the government is a necessity. So, inherent yan. The existence of the government is a necessity, thus, taxation is very important. Because the existence of the government is very important, thus, the government should collect taxes from the sovereign, or from the people. Yan ang theory. Walang mangyayari maganda sa gobyerno, sa bansa, kapag walang taxes na makolekta. Second, the basis of taxation is found in the reciprocal duties of protection and support between the state and its inhabitants. No? Take note natin, yung power theory ng taxation, that it cannot continue. The government or the country cannot continue without means to pay expenditure. So, walang magiging programa, project yung gobyerno kung walang taxes na makolekta. Okay? So, yung basis niya, bakit namumulikta? Tanong, bakit namumulikta? Okay? In order for the government to provide protection and support between the state and its inhabitants. So, meron siyang sinasabing reciprocal duties. Protection and support. The government needs support from the people. In what way? By paying taxes. Tama. The people are going to pay taxes. The government will going to collect taxes from the people in order for the government to provide protection. Paano? Who is an order? Diba? So, sweldo ng mga police, ng armed forces of the Philippines para magiging peaceful ang bayan natin. Sila yung nagpo-protect sa atin. Ano pa? Projects, infrastructure, yan. So, pinoprovide ng gobyerno sa atin. Tayo rin naman ang nagkaka-benefit dyan. Pero, tayo rin ang nagsoshoulder sa burden. Kasi, tayo ang nagpo-provide. Diba? So, ang nangyari, naya tayo ng buwis, ang gobyerno naman, ibinalik niya sa atin into projects and programs. So, yun ang ibig sabihin ng reciprocal duties. Give and take. Symbiotic relationship. Diba? Bibigyan ako, bigyan mo ako ng protection. Nagbabayad ako ng buwis, gawa ka ng hospital kasi kailangan namin ng hospital. Babayad ako ng buwis, gawa nyo ng roads and bridges. Nagbabayad ako ng buwis, gawa nyo ng airport. Nagbabayad ako ng buwis, gawa nyo ng eskwelahan kasi kailangan ng mga bata. Yun ang nangyayari. So, we pay our taxes, the government should provide us what we need. So, that is reciprocal duty. Klaro ba? Naintindihan nyo ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, next is the nature of the power of taxation as inherent. So, initially, sinabi ko kanina, meron tayong inherent power. So, in fact, totoo naman, inherent in sovereignty talaga ang pangungulikta ng guwis para sa gobyernan, para sa bansa natin. So, the grant of which is not necessary, pero... The exercise is provided safeguards and limitations. Nakuha nyo? Ang pagbibigay ng power sa gobyerno ay hindi na masyadong kailangan. Pero ang pag-exercise ng power, no, ay kailangang bigyan ng proteksyon, safeguard at bigyan ng limitasyon. Bakit? Para magkaroon siya ng proseso na hindi abusuhin. Kuha? Kinahanglan? Yes. Yung batas kasi, kapag ka naabuso mo yung batas, ay iba yung mangyayari. Magiging illegal yung ginagawa ng tao. So, the law is correct, but the exercise of the law is medyo iba. So, in order for that, kailangan talaga na the law must be complete, must be concrete, must be walang butas. Okay? Mm-hmm. Para ma-safeguard ng batas, yung mga kalukuhang mangyayari. Nalilimit ng batas yung mga kalukuhang mangyayari. So, hindi maaabuso
ang batas. Okay? Kapag inaabuso, take note, pag inaabuso ang batas, pera kasi ang kinukulikta. Tax yan, pera yan. Pag inaabuso ng ang batas, magiging maabuso din yung pera ng gobyerno. Paano yun? Correct. Kaya na, ang daming mga corrupt. Kasi pera. Yun, corruption, well, boom. Ayun. So, kailangan meron talagang limits. Merong limitation in order to safeguard, okay, the purpose of the government. So, kailangan yung sa taxation law or si tax laws ay talagang nakasaad doon kung ano ang dapat gawin. What are the procedures, what are the rules, what are the guidelines, nandoon na lahat, step by step. Para kapag ka hindi mo yan sinunod, may violation ka na, kagad. Okay? Second, subject to constitutional and inherent limitations. So yan, meron na talaga siyang limitations. Means, exercise of such power upon the inhabitants is subject to limitations imposed by the power, by its very nature, or by the supreme law of the land. So yung National Internal Revenue Code natin ay nakapatent pa rin yan sa Constitution of the Philippines or the Philippine Constitution. Hindi siya nakapatent doon kasi pagka hindi siya nakapatent doon sa Philippine Constitution, ang mangyayari, yung tax law natin magiging unconstitutional at magiging illegal. Kuha? So, if you're going to read the Bill of Rights, nandyan yan. Yung Bill of Rights is the basis of our tax code. So, later on, madiscuss natin yun. So, this is the nature of power of taxation. Inherent in sovereignty and subject to constitutional and inherent limitations. No? Again, yung bagong pasok pa lang, kindly write your name on the chat box for your attendance. So, the nature and power of taxation as an inherent power is actually meron siyang jurisdiction, as sinabi kanina, no? To tax a subject matter, person, property, or excise, there must be a valid law imposing the same. Talagang meron siyang valid law. Kapag walang valid law, illegal ang pag-i-impose. Okay? Illegal ang pag-pangungulikta. Number three, essentially, a legislative function. Ito, of course, legislative function kasi yung gumagawa kasi ng tax laws ay mga legislator, no? So, tax measures duly passed by the legislative department, the Congress, or the local legislative. Sa AGUs, meron tayong mga konsehal. Diba? Sa province, meron tayong mga board members. Yan yung gumagawa ng batas. Sa national government, meron tayong Congress at, Senate. Senator. No, sila yung gumagawa ng batas. So, they're being delegated by the sovereign people. Binidelegate natin sila. Bakit? Bakit nasabi mo siya na dinidelegate? Kasi, you're the ones, di ba, tayo naman ang nag-i-elect sa kanila, di ba? Tama? Yes, sir. Tayo ang gusto na sila yung magiging pinuno natin kasi we trust them. So, tayo, they're only our representative. So, the sovereign are the people. Tayo. Diba kasi nangyayari ngayon? Supposedly, yung mga public servants natin ay public servant. Ibig sabihin, nako, servant natin yan. Tama? Ang nangyayari mo yun. Ang nangyayari, baliktad, tayo ang magiging servant nila. Diba? Yun. So, under our tax system, compliance is initially voluntary on the part of the taxpayer. Yung pagbabayad ng tax, balikan natin, is enforced. No? So, kaya yung compliance natin dapat ay observe. Ang nangyari, parang nagkagulo na. Anong nangyari, Arma? Arma, sir, katanha. Bye! Parang nagkagulo na sila. Ayusin mo yung pangulikta mo dyan, Arma, kasi nagkagulo, no? Ayusin mo yung pangulikta mo dyan, sir. Nagkagulo na. Okay, so let's proceed. Scope of the taxing power. Subject to constitutional and inherent restrictions, the power of taxation is regarded as supreme, unlimited, and comprehensive. So, klaro yan. The state can tax on anything, anytime, anywhere, and at any amount. Yan yung nature. Pero, take note guys, baka magiging, ma-confuse tayo sa anything, na word. Hindi to talaga anything.
meron sa tax laws, mayroong mga specific descriptions of anything. Meron sa specific descriptions of goods or transactions or... Okay. Arma, paki... Sir, Arma, sir, kabanha. Okay. So, don't be confused of anything. In our tax laws, meron talaga siyang specific descriptions on goods or some things, transactions, mga privileges, mga properties, yan. Meron siyang mga specifications. Kaya itong anything, generally, meron siyang specifications. Ito namang anytime, in tax laws, meron siyang talagang specified time. No? Specific time when to file our taxes. And what kind of taxes we're going to file or pay. No? So, meron siyang due dates, meron siyang mga specific dates na pagka hindi mo siya na-file on that particular due date, ay meron ka ng penalty. For example, every month yung filing, supposedly every month, tapos hindi ka nagbayad on that particular month, so nagiging delinquent ka na. When you pay for that and you will be assessed for that, magbabayad ka ng medyo malaki-laki kasi meron ng mga penalty, surcharge and interest. So, yung anytime, huwag kayong ma-confuse, again, meron talaga siyang due time or specific time. Anywhere again, anywhere, pwede kang i-tax. So, balikan natin yung kay Pacquiao, transaction niya, pwede siyang i-tax. Anywhere, kahit nasaan siya. Kasi, Filipino si Pacquiao. So, ibig sabihin, a Filipino citizen living within or without the Philippines, earning an income within or without the Philippines is still taxable. Yung income niya. Kuhan nyo? So, anywhere, pwede siyang magiging anywhere. Pero, the government is still having jurisdiction over that particular person or property. Kahit anywhere siya, ang location niya. Pwede rin siyang magbayad, anywhere. Pero, by situs of taxation, kailangan i-observe pa rin niya. Anyway, itong situs of taxation, we're going to discuss later. Okay? And, ito namang any amount, of course, any amount kasi that depends on your ability to pay tax. That depends on your, how much is your income. So, any amount. Hindi natin talaga siya ma-quantify. Unless, at the end of the year, ayun, makita na natin magkano ba talaga. So, we're going to use the tax rates na kagad. For example, yung income tax. So, ma-determine natin kung magkano ba talaga ang amount na babayaran natin tax at the end of the year. Kuha? Naintindihan nyo? Two aspects of taxation. We have legislative. Two aspects of taxation. We have this so-called levying or imposing of the tax. Ito yung tinatawag natin legislative act and the collection of the tax, levy, which is essentially administrative. So again, levying or imposing is legislative act. Bakit? Batas ito, ini-impose, ini-implement, isang batas pa. Pero itong collection, this is the actual, no? Actual na kinukolekta na talaga yung buwis. So administrative na ang nito, nature. Bakit? Yung batas, sinusunod na yung batas. Meron namang batas dyan, ini-implement, sinusunod. Tapos, kinukulikta na. Due or based on the tax laws. Based on the laws provided in the tax code. Ayan. So, kinukulikta na. Magkano bang dapat kong kuliktahin dito? 12% VAT. So, magkano ba yung income dito? Gross, 12% VAT ang kukunin dito. Pero pag sinabing VAT siya, tapos ang kinuha, ng ang kinulikta doon ng collector by 20%, mali yun. Kasi yung tax rate ng VAT is 12%. Pero ang kinulikta is 20%, sana yung pumunta yung 8%. Duda na ako dyan, di ba? So, saan ba yung 8%? Bakit sumubra? Saan pumunta yung 8%? Kasi ang i-remit niyan, ang ibabayad talaga niya is 12% lang. Di ba? So, when it is found out, ay, delikado yung collector. Bakit? According to the law, that is a violation. At kapag a violation, administrative in character, pwede kang matanggal sa servisyo. Meron kang administrative case by not following the provision, no? Provided by the laws, by the tax law. Yeah. So, collection is administrative in character. Now, in taxation system, pag tinawag natin taxation system, meron talaga nakalagay na levying and imposing, or levying or imposing and collection. So, in a formula, taxation system equals levying plus collecting. Yun ang tinatawag na taxation system. Kung walang collection, levying lang, ay hindi siya matatawag nating taxation system. Taxation lang yan. Sino bang nagme-message dito sa nagme-message dito sa group chat natin? Tapos, salud na mo.
Nire-remove naman. Okay? Pinapasulod sila. Yan. Pasok na. May questions ba kayo? Klaro ba? Sir. Basic principles of sound track system. Okay. Basic principles of sound track system. Number one is fiscal adequacy. Fiscal adequacy, meaning the source of revenue should be sufficient to meet the demands of public expenditure. Ibig sabihin, dapat ang budget ng gobyerno ay tamang-tama sa pangangailangan ng gobyerno. Dapat ang collection, the tax collected by the government is enough for the need of for the need of the government. Ngayon, ang tanong, sir, paano malalaman ng gobyerno na yun talaga ang kailangan sa isang taon? I will give you an example. Titingnan natin kung sino magiging magkapatid dito. Si Marifi Arman at si Janmark, magkapatid sila. Siyempre, magkapatid. Tapos, meron silang mga pangangailangan kasi they both are in college. Si Janmark is first year, si Arman is third year, and Marifi is fourth year college. Diba? Lahat sila nasa NIMCO nag-schooling. Ngayon si nanay, nagtanong kay Marifi, magkano ba yung tuition mo Marifi next year? First semester. Same with Arman, same with Janmark. Magkano ang tuition nyo, bawat isa sa inyo, next semester? Magkano ba yung uniform expenses niyo sa uniform? Bibili ba kayo ng sapatos? Or magchinilas na lang kayo? May mga pangangailangan ba kayo? Books? Notebooks? Mga schooling? Magkano naman yung expenses niyo the whole semester for transportation? Diba? So lahat-lahat yan tinatanong sa inyo. Ngayon, tayong tatlo magbibigay ng budget. Si Marife, Nay, parang aabot yata ng 60,000 yung ano ko. Gagastusin ko next semester. Bakit? Meron kasi kaming project ng iPhone 10. So ngayon, si Arma naman, ay ako na eh, medyo maliit lang yung budget ko. 50,000 lang, 50,000. Ay, salamat naman, medyo maliit ng konti kay Marife. 60 kasi kami Marife. O na, maliit lang kasi yung project namin, Huawei lang naman. Yan. So, may kasamang project. Si Janmark naman, ng bunso, hindi niya alam, sabi niya, sa akin na 40,000 lang. May hindi naman masyadong mahal yung project namin. Samsung lang naman, yung latest. Ayun. So, kasama sa mga project. So, at the end, yung nanay nalaman na kung magkano ba talaga. 60, 50, and 40. So, magkano ba yun? 150,000 a year. I mean, one semester. So, alam na ni nanay kung magkano yung pera na hahanapin nila. Diba? How much money will going to earn for that particular period na pwedeng ibigay sa inyo? So, by doing that, yun din ang ginawa ng gobyerno. Nagtatanong ang gobyerno natin, national government, nagtatanong, especially the Department of Finance, nagtatanong sila, I mean, the DBM. Magbigay kayo ng inyong budget, local government units, at saka yung mga national government agencies, at saka mga GOCCs, magbigay kayo ng budget nyo for year 2022. So, nagbigay sila ng budget na laman ng National Government Agency ng DBM na ay ito pala ang kailangan natin, 3.7 trillion. Okay? Ito pala ang kailangan natin yung budget, 3.7 trillion. Kailangan makolekta itong amount na to from the people. Kasi ito ang kailangan ng bansa natin to provide its multiple projects. Kuha nyo? Yes, sir. Yung adequacy. Sources of revenue should be sufficient. Should be sufficient to meet the demands of public expenditure. Number two is equality or theoretical justice, meaning the tax levied or imposed should be proportionate to the taxpayer's ability to pay. So, na-discuss natin yung kanina, yung ability to pay. Kung magkano ba yung kinikita ko, proportionate din dyan ang babayaran kong tax. Okay? Kung kukunti lang yung kinita ko, hindi siya umabot sa threshold na 250,000, ay wala akong income tax na babayaran. Yan. So, depende sa kita, depende sa income. Kung malaking income, malaking babayaran tax. Kung maliit ang income, posibleng wala kang babayaran tax. Or maliit lang din yung tax na babayaran. Number three is administrative feasibility. So the tax law should be capable of convenient, just, and effective administration. So ibig sabihin, itong tax law, hindi siya dapat confusing. Ibig sabihin, the tax law should be clear na pag nabasa ng mga tao, madaling maintindihan. Okay? Yan ang ibig sabihin ng convenient. Tapos, itong tax law naman, dapat just and fair. Ibig sabihin, patas lang. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Okay? Patas lang. Yan ang tama. Fair. Oras.
Diba? Yes, sir. Hindi tayo, hindi tayo, Jimmy, ha? Hindi tayo, Jimmy. Taxation tayo. So, taxation. Tax law should be fair and just. Walang kinikilingan natin ng protektahan. Patas lang. Sa walang kasinungalingan. Hindi. Hindi kasi yun. Ito. Kasi kaibigan ko yan. Ah, kaibigan ko yan. Huwag na natin ano yan. Hindi ko nakukuliktahan ng voice yan kasi kaibigan ko. Ikaibigan mo nga. Malaki ang business. Ito naman maliit ang business. Siya pang kinukuliktahan mo. Unfair yan, di ba? So, hindi yan patas. Na-extension so, dapat. Now, sa ginawa mong yan, hindi mo kinulikta. Supposedly is dapat siya magbayad ng voice pero hindi mo kinulikta kasi kumpare mo, kilala mo, kaibigan mo, ikaw mismo na public servant, okay, na in charge sa pangungulikta, ikaw mismo, you are violating the tax law at pwede kang kasuhan. Diba? Ikaw naman, yung namang business operator, businessman na kilala mo, kaibigan mo, hindi siya nagbayad ng voice, pwede din siyang kasuhan ng tax evasion. O, di, violation. Diba? Kasi nasa batas talaga. You are enforced to pay the tax because it is mandated by the law. Nasa batas din na you're going to collect the law just and fair. Dapat patas according to the provisions of the law. So pagka hindi mo nasunod yung provision ng batas, may violation ka. Illegal yung mga pinagagawa mo. So pwede ka rin kasuhan. Okay? Gets? So effective administration, yun. Effective administration. Kasi yung pangungulikta mo ay dapat nasusunod sa batas. You are following the procedures, you are following the rules, and then ini-implement mo yan, kinukulit mo sa tama, and then that is good. Otherwise, you are liable. Gets? Uy, gets ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Walang tanong. Gets lahat? Yes. Okay? So, hanggang dito lang tayo, guys.